Yeah, cartoons. Yan ang paboritong panoorin ng mga kabataan. Pero paano kung ganito ang itsura ng mga cartoons na makikita nyo sa TV? So, what's up sa inyong lahat mga idol? O nga pala si Kensu. So, ngayong araw nga titingnan natin itong mga cartoons na ginawang realistic ang itsura. To the point na nakakadiri na sila o kaya nakakatakot. Naalala niyo pa ba yung sa Simpsons? Si Homer at si Marge. Ganito ang itsura nila na nakita natin sa TV. Pero, paano kung ganito nyo sila nakilala? Ano yan? Parang buhay na daliri, mga idol. Ano yan? Yung mata, luwang-luwa, parang sinlaki ng Dragon Ball. Ba't gano'n? Nakakatakot yung itsura, mga idol. Yung bibig, sobrang laki. Parang kaya niyang lamunin yung buong basketball. So, ito naman si Patrick Star, yung best friend ni SpongeBob. So, ganito siya, di ba? Yung nakita natin sa TV. Pero, ganito siya kapag inuwang realistic. Yan mga idol, parang dila na may muka, nakakasindak, di ba? Nakakapangilabot, wag nyo sanang mapaniginipan to, no? Okay na sana yung cartoons eh, cute na siya. Pero nung ginawang realistic mga idol, naku po. So, susunod natin titingnan si Thanos. Yung ginawa ng Marvel Cinematic Universe, wala pa sa realistic yun mga idol. Kung tinatawag na nilang realistic yun, basura yon mga idol, yung quality yun, walang kwenta. May mas realistic pa doon mga idol. So ito ang kilala nating itsura ni Thanos na mula doon sa pelikula ng Marvel Avengers. Pero pag si Thanos ginawang mas realistic, ito ang magiging itsura niya. Yan, makita nyo mga idol, ang tikas ng dating, no? Pero para siyang mashup ni ano no, ni Squidward tsaka ni Thanos, para pinaghalong Squidward at Thanos ang datingan niya. Ginawa nga lang siyang ano no, kulay ube. Siguro ang ginawang mahaba ilong niyan, mas makamukha niya si ano, si Squidward eh. So yung mga familiar naman sa cartoons na Adventure Time, oh yan, papakita ko sa inyo yan. Yan ang Adventure Time. Yung nakikita niyo diyan na bata, yung bida, ang pangalan niyan si Finn. Ayan yung bata na kulay blue na may suot na backpack tapos may espada. Kapag ginawa daw yung realistic, ito ang magiging itsura niyan. Nakakapangilabot yung itsura niya eh. Kumbaga yung mata niya parang hulin. Tapos yung mukha niya luko. Tapos alam mo yung ano, yung bata na chubby yung mukha pero payat yung katawan. Ganun yung kinabasan niya eh. Tsaka ano, kung familiar kayo dun sa movie na The Goonies, di ba meron dun yung monster? Parang ano eh, hawig nito eh. Yung monster dun sa The Goonies eh. So, ito another close-up picture ni Marge Simpson, no? So, mas makikita natin yung detalye dito. Na para siyang talagang mukhang buhay na daliri eh, na may mukha eh. Tapos, yung ginamit na buhok ni Marge Simpson, alam niyo yung Scotch Brite? Parang ganun yung materialis na ginamit sa buhok niya eh. Pero nakakapanginabot eh, no? Tingnan niyo mga idol, oh, yung mata niya pa luwang-luwa talaga. Tapos ang kintab ng balat eh, pa. Na slime yan dating eh, nakakadiri eh. Mga pamilyar dyan sa Disney, syempre kilala nyo sila Mickey Mouse, sila Donald Duck, sila Goofy, sila Pluto. So ito si Goofy na nakilala natin sa cartoons. Pero pag si Goofy ginawang realistic, ganito ang magiging itsura. Yan mga idol no, parang nalulusaw lang na clay. Tapos yung mata niya parang alam nyo yung mukhang sabog, parang nakasyabu. Basta ang creepy, parang ang hirap imagine na ito yung magiging barkada ni Mickey Mouse. Buti na lang talaga, di ba? Kung tingnan yung mga cartoons, hindi ito yung nakasanayan natin. So, yung mga nakapanood sa inyo ng palabas na Hey Arnold, tsaka yung makikita nyo yung barkada niya dyan, ang pangalan niya si Gerald, yung negro na ano, plata pang buhok. Si Arnold, yan yung bata na hugis football yung ulo. So, kahit sa cartoons version, di ba? Mukha na siyang weirdo. Pero, tingnan nyo, itong realistic version niya. Mukhang matanda yung mukha niya eh. Kumbaga, hugis football pa rin yung ulo. Pero yung basta ang creepy ng datingan mga idol. Tapos ito naman sa Gerald, kumbaga makatingin sa'yo parang diretso hanggang kaluluwa eh. Parang ang hirap enjoy ng palabas no, kapag na-imagine mo ito yung magiging bida sa pinapanood mong children show. So another shot ni Homer Simpson. Nako po, parang may naalala akong politician eh, nakamukha nito eh. Siguro hawig lang sa buhok mga idol. O yung mga naabutan yung The Muppets dyan, alam niyo yung puppet show dati, isa dun sa mga puppet dun sa The Muppets, si Kermit the Frog. Kapag ginawang realistic si Kermit the Frog, ito naman ang magiging itsura niya. Napanginabot tingnan eh, no, mga idol. Yung parang nakatira sa ilalim ng kama, anytime kapag naihi ka, biglang hatakin yung binti mo. Parang ganun yung nai-imagine ko sa kanya eh. O kaya parang yung, alam niyo yung hating gabi, tas natatay ka, tapos pag upo mo sa inidoro, malamig ka. Yung pakiramdam mo may kumalabit sa pet mo. Nai-imagine ko ganito yung creature na kakalabit sa pet mo eh. So itong susunod natin, ang pangalan daw nito si Billy. Hindi ko siya kilala kung saan cartoon siya nang galing. Pero kapag tinitingnan ko, no, parang
ang creepy talaga ng dating niya eh. Kumbaga, walang leeg. Naalala ko tuloy si Tito Ed. Dahil sa'yo, Tito Ed, na-recognize na yung mga taong walang leeg. So, mabalik tayo dito, no? Si Billy nga, no? Nakikita nyo, ito yung itsura niya kapag cartoons. At nung ginawang realistic, mga idol, nakita naman, ang laki ng gilagid, ang laki ng ilong, nakakatakot yung mata. Kumbaga, ang hirap imagine na may taong mag-exist na ganito sa totoong buhay. Ay, nako, Mr. Krabs! Si Mr. Krabs! Ang bossing ni SpongeBob. Kilalang kilala natin yan, no? Yan yung alimango na mahilig sa pera eh. Mukhang pera yan eh. Pero ano to? Sino to, Mr. Krabs? Yung realistic na alimango, okay na sana eh. Pero bakit ganito? No, yung pagkaka-imagine niya kay Mr. Krabs eh. Parang kulukulubot na ano eh, na balat eh. Tsaka ano, yung sipit niya, mga idol, may kuko. Bakit may kuko? Yung laway eh, parang yun nagdala eh. Yung ilong ni Mr. Krabs na bigote dun sa cartons, ba't mukhang karot? Nakakatakot yung itsura ni Mr. Krabs, mga idol. Magsasara ng Krusty Krab kapag ganyan na may-ari. Meron din tayo dyan, Majin Buu, mga idol. So ito si Majin Buu na nakilala natin sa palabas sa Dragon Ball Z. Yan ang itsura ni Majin Buu, no? Alam naman natin lahat na napakalakas ni Majin Buu, hinasak niya ang Earth. Pero cute pa yan, yung dating ni Majin Buu na yan, cute pa yan. Kumpara dito sa realistic na version ni Majin Buu. Ito mga idol, ito ang tunay na Majin Buu, ang 100% ni Majin Buu, no? Ewan ko kung may mas nakakilabot pa dyan. Siguro din sa 100% ni Majin Buu, eh hindi lang Earth ang mawawasak. Pati siguro ibang planeta, damay-damay na. Susong susunod naman natin, galing sa Tom and Jerry. Yan si Jerry, ito yung daga na lagi hinahabol ni Tom na yung pusa. Kadalasan, siya yung laging hinahabol, pero lagi nauutakan yung pusa, di ba mga idol? Ang cute niya sa cartoons eh, kaya nga siya yung ginawang bida eh. Pero, nung ginawang realistic mga idol, uy, ano to? Parang matandang daga na, ano, kulukulubot ang balat na ewan mga idol. Pag ganito, laylayon dyan. Ang laki ng dede ni Jerry, mga idol. Hindi yata ganyan yung Jerry na napanood ko. Siguro, kung ganito yung itsura ng Jerry dun sa Tom and Jerry na cartoons, eh baka hindi na siya bulihin ng pusa, mga idol. Sino sa inyo yung mga nakapaglaro ng Super Mario Brothers? O kaya yung mga naabutan niya yung ano, Mario Brothers sa family computer? Ito si Super Mario, nakilala natin, di ba? Napaka-inosente, napaka-cute. Kahit sinong bata, may engganyong laruin yan. Pero kapag ginawang realistic si Super Mario, ayan mga idol, ang hirap kilalanin ni Super Mario. Kung wala siyang bigote, malamang hindi natin mapagkakamali yung Super Mario yun eh. Pero yung ganitong mukha ni Super Mario, maraming ganyan na mukha eh sa ano, sa Pilipinas. Kumbaga maraming kamukha yan eh. Pero yun nga lang, magdadalawang isip ng bata na maglaro ng Super Mario kapag yan yung itsura ng ano, nasa poster mga idol. So sunod naman natin si Squidward ng SpongeBob mga idol. So ito si Squidward. Yan ang kilala nating itsura ni Squidward. Ang kapitbahay ni SpongeBob na galit sa kanya. Inis na inis. So, ito daw ang maging itsura ni Squidward kapag ginawa daw realistic, mga idol. Yan mga idol, lukot pa rin ang mukha. Kumbaga, nasanay na tayo na pangit si Squidward. Pero mas nakakatakot yung version na to mga idol. Mas pinasungit, tapos mas mukha siyang galit dito, no? So ito na yung huli nating picture mga idol, no? Si SpongeBob at si Patrick. Yan silang dalawa, no? Pero kapag ginawang realistic mga idol, masasabi niyo pa bang cute yan? So ito ang itsura nila kapag ginawang realistic. Yan si SpongeBob, nakakasindakang itsura, no? Parang kakaibang species ng tao to mga idol. Kwadrado yung ulo niya pero meron siyang kamay at paa mga idol. At ito ang best friend niyang si Patrick na pang bouncer, no? Pero mas gusto ko yung naunang Patrick eh, mas nakakatakot yung itsura nun eh. So yun mga idol, dito ko muna tatapusin ang ating video ngayong araw, no? Pero sana nag-enjoy kayo. So kung nag-enjoy kayo, syempre huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share mo na rin tong video na to sa mga friends mo. So mga idol, kita-kits tayo sa next video. Nga plus Kensu. Bye-bye!